Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino sa Ombudsman si Attorney Oliver Lozano na tagapamuno ng Lawyers League of the Philippines. Ang basihan ng reklamo, betrayal of the public trust sa pagpapatupad ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Bukod dito, bigo rin daw ang Pangulo na matulungan ang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda at Zamboanga Siege. May report si Sherry Ann Torres. Yes, Chino. Maliban doon, ano, binigyan din kanina ni Attorney Oliver Lozano na naghahain siya ng impeachment complaint sa basihan ng betrayal of public trust dahil ito raw ang kumakatawan sa buong performance ni Pangulong Noynoy Aquino bilang isang pinuno ng ating bansa. Ayon kay Lozano, Chino, ay mula nang umupo sa kanyang pwesto itong si Pangulo Aquino noong 2010, ay kanya nang minomonitor ang style ng pamumuno nito. At noon nga raw niya, nakita yung pagiging umano ay bengatibo ng Pangulo, lalo na doon o partikular na doon sa mga hindi niya kaalyado sa politika. Nakita rin daw ni Lozano sa pamumuno ng ating Pangulo ang karakter kung saan ay hindi gaanong binibigyan ng importansya o konsiderasyon yung mga nasasalanta ng lahat ng uli ng kalamidad. Chino, nagdesisyon itong si Lozano na ihain sa Office of the Ombudsman kaya din sa tanggapan ni Kabataan Representative Terry Ridon ang kanyang impeachment complaint dahil nga sa lagi na lamang daw pag nagsusumite siya sa Office of the House Secretary General ay ibinabasura lamang ito o kaya ay ibinabalik sa kanyang tanggapan. Samantala, kausap natin o nakaugnayan natin si Congressman Neil Tupac Jr., ang chairman ng House Committee on Justice na kalaunan kapag napunta na sa Kamara ang naturang reklamo ay didinig dito. Ayon dito kaya Tupac Chino ay hindi pa rin na makukonsidera na meron nang na-file na impeachment complaint sa Kamara kahit pa merong Lozano complaint. Dahil ito raw, ang tamang proseso raw, dapat ang reklamo ay inihahain ng formal sa Office of the House Secretary General. Yan muna latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Chino. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.